Hi, this is Coach Robert, simpleng financial educator. Alam niyo, nauna ako natutunong tungkol sa financial education. Kasi for the longest time, 30 plus years, I was just a consumer. So, pinupuntahan ako lagi ng mga financial advisors, mga kung ano-ano ahente ng kung ano-ano products. Tapos, susubukan akong bentahan ng insurance at kung ano pang mga financial solutions. At yun nga, ako, pag bumili ko, kasi maraming kaibigan, high income, maraming kaibigan, so pagpupunta, bibili naman ako. Actually, isa ako sa mga unang customer siguro ng BUL, mga 2004 siguro, 2004, 2005. Pero, ako, bili lang ako ng bili, mas hindi ko naintindihan yung aking products. Tapos nga, pagbili ko, bibili lang ako ng policy, tapos, pagdating ng policy, ilalagay ko lang sa cabinet. So, nung natuto na ako, tinignan ko ano naman ang aking cabinet. Nilabas ko yung mga policy, nilagay ko sa side, kinuha ko ng picture. Ito yung picture, no? So, kung napansin nyo, maraming mga policies dyan. Meron ako dyang policy ng Manual Life, meron ako Insular Life, meron ako tatlong Pilam Life. Actually nga, titignan nyo, ito, number 4 na Insular Life pa yan. Meron ako mga dalawa o tatlong Coco Life. Tapos syempre, nung dumating nga yung VUL, meron ako nung mga AXA. At syempre, makukompleto ba yan pag walang from the sun? Hanap-hanap pa, may makikita pa akong mga loose na papel. Makita ko meron akong galing sa ING Life at meron ako galing sa FNAL. Ang dami-dami kong policies. Tapos, discovery ko na underinsured ako. Sabi ko, dami-dami na kausap ko, over 20, maybe 30 years, walang nagsabi sa akin na kulang yung aking coverage. Kasi dapat ang ideal coverage is 10 years of income. Ngayon, nung tinignan ko, tinotal-total ko to, a little more than 1 year. Kaya kailangan 10 years of income coverage para kung kunin ka ni Lord, yung pera maiwan sa pamilya ay sufficient na at least 10 years mas hindi kumikita ng interest, di ba? 10 years of income. And actually, kung mapapalago mo yun ng 10% per year, ay yan ay parang permanent income ng pamilya. So, importante 10 years of coverage. Pero yun nga, sa dinami-dami ng pana to, mga policies na to, and actually, after a few weeks, may nakita pa ako ibang mga loose na policies. Hindi lang to, na-discover ko na a little more than 1 year. Kaya ako sabi ko, salamat Lord, di mo ko kinuha. Kasi kinuha mo ko, maghihirap pala yung aking pamilya. And actually, alam nyo, pagkatapos pa yan, may tumawag sa akin sa telepono, no? Sabi sa akin, sir, pengi na iyong credit card. Ha? Bakit po kaya credit card ko? Pakialam mo sa credit card ko. Kasi sir, mayroon kayong insurance sa amin. Ha? Anong insurance sa inyo? Anong company ba kayo? AIG Life. Tapos silip-silip ko, wala naman dito AIG Life. So ako naman, magbabayad ng credit card, niwala akong papel na nagsasabing ako'y may policy hinuhulugan sa credit card. Pero syempre, tinanong ko, ano ba mangyari? Kunyari, masagasakan ko ng credit. No? Magkano makukuha ko? Sabi, sir, 2.4 million pesos. Oh, malaki-laki nung pala yung aking insurance to, no? Eh, pag tinapag ako yung inatake sa puso, gano'ng makukuha ng pamilya ko? Wala, sir. Ha, bakit? Eh, kasi sir, itong particular policy na to, yung accidental death lamang ang covered. Sabi ko, at the time, was 53 years old, no? So, sabi ko, 53 years old na ako, ano mas malaking chance, ha? Masagasakan ako mag-tren o atakihin sa puso. So, actually, I was paying for insurance that I did not really need. So, ano sinasabi ko dito? For so many years, I didn't learn about my insurance. Pero when I learned about it, I discovered I was paying a lot for my insurance. I discovered I was not adequately insured. So, huwag nyo ako gagayahin. Kailangan pagbukotin ng insurance, tiyakin nyo na yung insurance nyo ay sapat, no? Kung ang, di ba, ayaw nyo na pa na magutong inyong pamilya kung punin ka ni Lord. Kaya ka pumunta niya ng insurance para pagka kinuha ka ni Lord, may income yung pamilya. So, kailangan aralin mo yan. Kailangan laging sapat yung iyong insurance. I-review mo yung mga policies mo at
kumausap ka ng tamang financial planner, advisor, or educator para malaman mo yung tamang coverage consistent sa iyong plano. Ganun na gawin natin. So, this is Coach Bobet. Sana may natutunan kayo sa aking konting sharing. Ang insurance ay hindi papel lamang. Hindi ba ano kailangan insurance? Insured na. Hindi ganun yun. Kailangan meron ako sapat na insurance na bagay sa aking pangangailangan. Maraming salamat. Umabot ka hanggang dito sa dulo. This is Coach Bobet. Bye-bye. This is brought to you by Coach Bobet, your personal finance coach. Remember, pagdating dito sa channel na to, please click on subscribe and then click on the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong videos. And for each video, please like and comment the video para mas makatanggap ang feedback so I can make the channel better. Maraming salamat. Bye-bye!